Alam mo, napakatapang nga yan. Ito na malabanan yung feelings ko for you. What? Kaya mahal, magkiwala ka lang. Di magbabago. Ngayon, ikukwento ko sa inyo at papakitaan ko kayo, hindi. Papakita ko sa inyo yung behind the scenes nung 24 Hours Jowa Challenge ko. So, ba ulitin ito mga ganyan ng bagay? Oo. Oh, saya, 24 Hours. Malupit mong boses at ng talento mo, Biku, may Biku. So, ano ba to? Problema lang, hirap mag-decide ng ganda eh. Ang hundreds, thousands ng ganda yung nagde-describe siya eh. So, pinili ko na lang yung kantang pinaka nag-represent nung nararamdaman ko ngayon. Mga panahon. Talaga ba? Sige. So, yun na lang. Go, Biku! Channel. Nakita mo na ba yung 24 Hours Jowa Challenge ko na posted sa Love Radio YouTube channel? Naku, panoorin mo na. Uy, nandito sa ano ah, nandito naka-link sa aming sa aking YouTube channel yung 24 Hours Jowa Challenge ko. Pero ngayon, ikukuwento ko sa inyo at papakitaan ko kayo, hindi. Papakita ko sa inyo yung behind the scenes nung 24 Hours Jowa Challenge ko. Prior to that day, actually, ano yun, medyo madugudugong pilian yung naganap. So, ang nangyari talaga doon, pinagpuyatan ko po, tiningnan ko isa-isa yung profile ng mga aplikante. Oo. In fairness ha, ngayon ko na-realize, ang hirap pala mo ng trabaho ng isang HR. Kasi, lahat titingnan mo talaga. And, top 10 yung kinuha ko doon. So, yung top 10 na yun, ano, nilagay natin, pinost natin sa FB, and then paramihan ng likes. So, 50% yun. 50% online voting and 50% ang Love Radio pick. Alright. Ang nangyari, maraming likes yung kay Sir RJ. Oo. So, siya yung napili ko. So, actually, sa lahat ng mga aplikante, na yung top 10 pa lang ah, hirap mamili. Kasi out of, ano ah, out of 200 plus applicants, grabe, sobrang nahihirapan talaga ako. In fairness naman, napaka-witty rin nung iba. It's just that kailangan lang talaga nating, alam mo yun, paulakan yung isang tao. Malay mo, diba? Malay nyo, sa mga susunod na araw, iba-iba namang tao. Iba-iba naman yung kadate ko. And then, so yun na nga, nung tinawagan ko, actually, tinext ko muna eh. Nag-text muna ako dun sa mga applicants. Naalala ko pa nga dun, parang marami silang ka-text ko. Tapos nag-group message ako. Sabi ko, "Hi, top 10 finalists. Thanks for joining this pakulo. Just a quick survey. Please answer the following." Ayan. "Are you available on Thursday, Feb, ganyan-ganyan? Yes or no?"
mga ganon. Tapos choose camera shy ka ba or semi makapal mukha, yung mga ganon. So tinanong ko pa, are you sure na walang magagalit, either jowa, asawa, or niligawan, yes or no, diba? So tinanong ko talaga. Tapos yun, sumagot sila. And then, I promised them na kapag hindi sila napili, bibigyan ko sila ng chance. Bibigyan ng chance! Napakaganda ko naman doon. Hindi, kumbaga, bibigyan ko sila ng ano, ng parang treat, no? Titreat ko sila. Kahit kape lang, no? Kape lang. Kasi ako naman, nagpapasalamat ako ng buong puso sa mga taong sumusuporta, humahanga, at talagang minamahal yung programa ko, tsaka ako rin mismo. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan isa-isa, pero nakita ko tong paraan na to, I mean, itong pakulo na to, para mapasalamatan kahit isa lang dun sa mga taong yun, diba? As in, yung personal na makasama siya sa isang buong araw. So, ay na nga. So, na-meet ko na si Biko, pinakalala ko siya sa tatay ko. Tapos, ayun, pangatlong lalaki pa lang siyang naipakilala ko sa tatay ko. Hindi, seryoso, nakakatawa. Dalawang lalaki pa lang nagpapakilala ko siya, ano, sa tatay ko. Yung naliligaw sa akin, tsaka yung ex ko. Sabi ko nga dun sa 24 hours jowa challenge ko, I wanted to be different sa lahat ng mga naging 24 hours jowa challenge. Kasi, di ba, napapansin naman natin na ang daming, ano, ang daming mga challenges or 24 hours jowa challenge na para bang hindi naman mag-jowa yun eh, parang mag-asawa challenge na yun eh, diba? Parang may mga ginagawa sila na hindi naman ginagawa dapat ng mga mag-jowa. Conservative ko, no? Oh, so we wanna set a standard na, oy, sa mga kabataan, dapat ano, parang dalagang Pilipina, kahit nasa millennial era na tayo, kahit nasa 21st century na tayo, dapat ano pa rin, kumbaga, alam mo yun, hindi pa rin all out, ganun. So, ayan, gusto ko lang mag-ingay. Kaya yun yung nangyari. So, ayun, sabi nga, diba, walang masyadong dikitang magaganap, ganyan. Tapos, yun, so, sinunang, ano, sinamahan muna ako ni Biko sa buhay as a DJ, ganyan. Nagpunta kami somewhere, nakakasama namin yung mga ibang drivers, ganyan. So, nakita niya rin yung world ko talaga. And, bago kami pumunta dun sa mismong place na yun, ayun, nakabond namin siya dun sa sasakyan, dun sa L3. Tapos kasama sila Christopher, sila Lala Bandera, sila Laiga Barista, ayan. So, yun, ano naman siya, at first feeling ko, kinakabahan siya eh, pero feeling ko may tinatagong kulit tong si Biko. So, pinakanta namin siya dun na prayer, ang galing-galing niya kumanta. La luce che tu dai. What? Nel cuore resterà. Nakaka-amaze naman siya. Tapos after na nag-launch kami, binigyan nila kami ng table, separate table kami, para makapagkwentuhan pa, diba? It's so nice na meron akong panibagong taong nakasama nung araw na yun. Kasi syempre, diba, work-bahay lang ako. And ang sarap lang makarinig ng mga kwento ng iba't ibang klaseng tao. And isa na dun si Sir RJ. Kasi ako talaga mahilig akong makinig eh. Mahilig akong makipagkwentuhan din, lalong-lalo na sa mga taong very interesting yung story ah. And yung alam mong ano, genuine yung pagkatao niya. So yun, nakita ko genuine si ano, Biko. Nakita ko din na kaya pagkamakulit. Tsaka nakita ko din kung gano'n niya kamahal yung mga estudyante niya. Kasi parang ang tawag niya dun sa mga estudyante niya, ano, anak niya. Ayan. So ako, kahit na recently nagturo ako, naging teacher sa St. Paul, Manila. Parang nakita ko yung passion niya dun sa ginagawa niya. Parang nakita ko at some point yung sarili ko dun sa ginagawa niya. I mean, sa trabaho niya. So, wala lang. Ano, salute sa mga teachers out there. Ayan, na tinuturing na parang anak yung mga estudyante nila. Eh ako, pag tinabi mo ko sa estudyante ko, pagkakamalan pa ako estudyante. Kasi, hello, I look like 19. Oh! Check lang. So, yun yung same ground namin ni Biko. Parehas kaming nagtuturo.
Tapos, aside from that, feeling ko legit din siyang magmahal. Feeling ko napaka-special nung taong mamahalin niya. And, talagang passionate siya about what he's doing. So, kailangan suportahan nung taong mahal niya yung craft niya. Kasi kung hindi, baka maghiwalay sila. May pagganoon. After nun, bumalik kami ng station. Tapos yun, nag-coffee kami. Caramel wrap. Matamis. Alam mo, napakatapang nga yan. Ito na malabanan yung feelings ko for you. What? Kaya mahal, magkiwala ka lang. Di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lang. Gusto ko ba ulitin itong mga ganyan? Ang cute lang ng mga batuhan namin ng linya. Nangihinayang ako kasi hindi siya maisama. Kasi hindi marinig dahil nga sa hampas ng hangin sa may Manila Bay. So yun. And then apart from that, naglakad-lakad nga kami. Ganyan-ganyan. Tapos yun, nalaman ko na merong recital yata or parang performance yung mga Junakis niya. I mean, yung mga students niya. So sabi ko, sige Biko, ano ka na? Gora ka na? Ganyan. Kaya ko na to. Oh, kasi di ba gano'n naman talaga yung mga magjo-jowa? Yung hindi natin dapat kinukulong yung jowa natin sa sarili nating mundo. Wow! Because that is called selfishness. If ever na kinukulong mo yung jowa mo sa sarili yung mundo. Tandaan, ang tao, ginagawang tao lang. Huwag mong gawing mundo. Boom! So, yun lang. All in all, I can say that Biko is a true gentleman kasi he did not take advantage of me. Tsaka nakita ko talaga na mabuting tao siya kasi maraming estudyante ang nagmamahal sa kanya. And sabi niya nga, marami siyang friends, former students, former classmates, or basta kahit sino na reconnect because of his application dun sa 24 Hours Jowa Challenge ko. And with that, I'm so thankful. And I'm looking forward, no, dun sa iba pang mga tao na pwede ko pang makasama. Hindi lang isang araw, diba? We'll never know, diba? Malay naman natin, isang araw, dito ko na matagpuan si The One. Boom! Malay natin, si Biko na pala yun, diba? Ayun ako, hindi, hilumin muna natin ang puso natin bago tayo. May pagganan si Rocky. So anyway, Kamisha, I hope you enjoyed my 24 Hours Jowa Challenge behind the scenes. So, thank you so much guys, subscribe and don't forget to click the notification bell para updated ka sa aming mga contents, alright, future contents, bye guys.